It's Nern TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo yan? Teka, inaayos ko lang tong camera ko. Tutok natin ng tama dito sa aking TV. At manonood tayo ng isang video galing kay Dante Maravillas. At magre-react tayo sa kanyang video. Tara, manood tayo. Ito yung balita ngayon mga kababayan na gusto kong i-share sa inyo. Indonesia warns of energy food catastrophe in the G20 meeting. What? Ito yung sinasabi ko po sa inyo na kailangan talaga na magtulong-tulong po tayo. Tulungan natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga plano para ma-increase niya natin yung ating local production ng pagkain. So, ang pag-uusapan po natin dito sa video na to ay ang looming food and energy crisis na worldwide. At pinaghahandaan na po ng mga iba't ibang bansa ang itong catastrophe na to, kasama na po ang Pilipinas. And it should be in unison yung ating mga actions. At natutuwa ako, si yung dating agriculture secretary po, si Gang Iko, si Manny Piñol, sir, mabuhay po kayo sa inyong pag-iikot. And sharing ideas kung paano po makapag-produce ng maraming pagkain. Kasama hindi lang yung sa pagtatanim, pati yung pag-alaga ng mga hayop. Napili ko po itong video na to, no? Hindi para takutin kayo, kundi para mabigyan kayo ng information, para maging handa kayo. Hindi niyo naman kailangan sigurong maging doomsday prepper kayo na mag-stack kayo na mag-stack ng mga pagkain dyan. Ang sinasabi ko lang, maghanda kayo, at least psychologically. Dahil alam nyo itong mga bagay na to na mga catastrophic, wala na tayong magagawa dyan sa mga ganyan eh. Wala tayong control sa mga ganyang events, which are for the most part man-made. Tulad ng manok, baboy, baka, etc. etc. Using yung mga organic na pamamaraan sa pag-aalaga para hindi tayo masyado dependent doon sa mga mga imported, commercial and imported na mga produkto. Tama po yun. Kailangang maging self-sufficient ang Pilipinas para dito sa catastrophe na to. So, nakita ko nga po si Manny Piñol, mga kababayan, in-invite ni Congressman Hagidorn, yun sa Palawan, to speak before the farmers of Palawan. Kasi daw, yung mga farmers doon, sabi ni Hagidorn, nawawala na ng pag-asa. So, kailangan anyang i-inspire mo na muling sumigla yung kanilang hanap buhay. So sabi rito mga kababayan sa balita. Bago po tayo magpatuloy, ano ba itong G20 na ito? So nag-research po ako ng konti at ito ang napag-alaman ko. The G20 or Group of 20 is an intergovernmental forum comprising 19 countries and the European Union, EU. It works to address major issues related to the global economy, such as international financial stability, climate change mitigation, and sustainable development. Group of 20, G20, country members, Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom, United States, European Union. Group of 20 finance ministers and central bank chiefs. Sa buong mundo ito, yung G20 nations po ito, nag-meeting sila kahapon for talks on the fallout from Russia's invasion of Ukraine. So, konektado lagi doon po sa conflict sa Russia in Ukraine with the host
warning them, failure to tackle energy and food crisis would be catastrophic. So the two-day meeting on the resort island of Bali, sabi po rito, started under the shadow of a war that has roiled markets, spiked food prices, and stoked breakneck inflation. A week after Moscow's top diplomat walked out of talks with the forum's foreign ministers. Nag-walk out po kasi may mga masasamang remarks. So nag-pull out po pala ang Russian delegation kasi itong mga, ewan ko kung sino itong mga bansang to, eh kulang sila sa statesmanship eh, lalo nilang ginagarit ang kalaban nila. Imbis na makipag-usap ng masinsinan para, you know, for peace, eh lalo pa nilang binabanata ng kalaban nila. Wala. If this is what statesmanship means, then we're in for a lot of trouble. Nanarinig po yung minister ng Russia. So sabi rito mga kababayan, in her opening remarks, Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati called on ministers to work together with a spirit of cooperation, Anya, because the world is watching for solutions. In the cost of our failure, sabi po niya, is more than we can afford. The humanitarian consequences, Anya, for the world and for many low-income countries would be catastrophic. May point po ang Indonesia dito. So kailangan po pagandaan talaga mga kababayan, ito pong looming global food crisis as a result of all these conflicts na nangyayari po, lalo na yung Russian-Ukraine conflict, mga kababayan ko. O ngayon, alam po ba ninyo na doon sa Europe, lalo na yung sa Germany, in the whole of Europe, their economy could collapse very, very soon with the, counter-sanction, pero hindi man officially ina-announce po nila. Kinat po yung daloy ng gas. Yan po yung yung topic natin nung last video ko tungkol sa Russia na kaya nilang kontrolin ang supply ng oil sa Western countries, mga European countries. And so, hindi nga handa ang European countries, kaya maghihirap sila. Russia to Europe, and sabi dito sa balita, the economy of the whole industries in Germany could collapse. So, palala ng palala po yung situation po, mga kababayan dyan sa Europe. Lahat po ng countries sa Europe ay maeepektuhan itong galaw na to ng Russia. Sabi rito, entire industries in Germany could collapse due to Russian natural gas supply cuts, sabi po ng isang union aid. The entire industries are in danger of collapsing permanently because of the gas bottlenecks, aluminum, glass, the chemical industry. Sabi po mga kababayan ni Yasmin Fahimi, the country's top union official. Si Fahimi, siya po ang pinuno ng German Federation of Trade Unions. At sinabi niya, mga kababayan, such a collapse would have massive consequences for the entire economy in jobs in Germany. So palala ng palala, mga kababayan, ang sitwasyon, mga kababayan, doon sa Europe. So dahil po dito sa gera na to between Ukraine and Russia, eh buong mundo ang magsasuffer. At kaya nga po yung mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas eh naghahanda na dahil dito sa crisis na to. Germany is Europe's largest economy. It's reliant on piped natural gas from Russia, which accounts for 35% of its imports of the fuel. The industrial powerhouse imports almost all of the natural gas it uses, which accounts for about a quarter of the country's total energy mix.
according to the economy ministry. So, ang tindi pala ng maaring mangyari sa Germany, ano? At dahil sila ang pinakamalaking economy sa Europe, itong mga ibang countries, tiyak na maeepektuhan din. Please so, sadly, like ito po mga kababayan sa balita, the country's energy crisis is already driving inflation to record highs. So, it affects the whole world, including our country. Yung inflation pong nangyayari sa ngayon dito, kaya ang dami, ang laki ng problema ang kinakaharap ng ating Pangulo. In short po, itong crisis na to, ito po ang nagda-drive ng inflation sa buong mundo. So hindi lang po Pilipinas ang nakakaranas ng inflation, buong mundo po ang nakakaranas dahil dito sa gyera na to. Which threatens, sabi rito, social stability, fahimitol, pile am sultan. Russian state gas giant Gazprom has already cut flows to Germany via the key Nord Stream 1 pipeline by 60% from last month, citing an equipment hold up in Canada as a result of sanctions over the war in Ukraine. So, ang nangyayari nga ngayon mga kababayan is, you know, yung petroleum supply, the gas supply is now being used as a weapon. It is now being weaponized by Russia. Now, hindi mo man masisisi yung Russia kasi ang nauna po na mag-sanction, economic sanction po, yung Europe, this is just a counter action, reaction lang po ito ng Russia. Kasi ang gustong mangyari ng European countries, the NATO countries, mga kababayan, na nangialam dito sa conflict, sila lang yung aatake, bawal yung counter-attack. What? Kita ninyo, ganun ang pag-iisip. Inaway mo yung tao, pagkatapos, asa ka pa na susuplayan ka ng petroleum. Oo nga naman. Aawayin mo tapos hindi mo iniisip kung ano mga consequences ng pinaggagawa mo? I'm talking to these idiots doing the policies around the world. Kung hahayaan natin na sila ang magpatakbo ng mundo, wala, mauubos ang tao sa mundo dahil sa mga kapalpakan nila. Susuplayan ka ng gas. Siyempre, puputulin yon. Pero hindi man nila sinasabi na that is the, counter action nila. Ang reason lang ng Russia, may repera niya. Alam na, ting repera niya, may indiferensya lang. So, what do I think about this video? Well, for one, tama si President BBM na maghanda na ang Pilipinas para dito sa problemang ito. Kayo mga katropa, ano sa tingin ninyo? Dapat ba tayong maghanda o ibaliwala na lang itong problema na to? Like, share and subscribe mga katropa! Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!